Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang hapon po sa inyo, mga minamahal ko, mga kapatid. Magandang hapon din po, Father. Sa pagdiriwang natin ng banal na misa, papurihan natin pasalamatan ng ating Panginoong Hesukristo sa lahat ng mga pagpapala at biyaya na patuloy nating natatanggap. Lalo tigit na iyong tayo pumapasok sa mga mahal na araw. Pasalamatan natin siya sa biyaya ng pananampalataya, sa biyaya ng buhay, at sa biyaya ng kapatawarang ibinibigay ng kanyang krus. Mga minamahal, kalakip ng mga kahilingan na ating inluhog sa banal na pagdiriwang, isama natin ang intensyon ng minamahal na Santo Papa, gayon din ng Obispo, Kaparian, mga taong humihingi sa atin ng mga panlangit dasal, gayon din sa mga taong pinangakuan natin ang ating mga panlangin, sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan at anibersaryo ng kasal sa pagkakataong ito. Panalangin din natin na mga may sakit, may karamdaman, nasa ospital, nasa bilangguan, mga kababayan natin naghahanap buhay sa ibang bansa, sa mga kapatid nating Kristiyanong hindi natin nakakapiling sa pagdiriwang na ito sa namang kadahilanan at sa ating lahat na nakikisa sa banal na pagdiriwang, sa patnubay at gabay ng Espiritu Santo, pagkalooban nawa ang bawat isa ng kaliwanagan ng isipan, kalakasan ng pangatawan at gayon din ang biyaya na tayo ay makasunod sa panawagan ng kabanalan ng ating Panginoong Hesukristo. Panalangin din natin ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalo tigit yung mga kaluluwa na hindi na naalala ng kanilang mga kamag-anak, magtamas na nawa sila ng kapahingahang walang hanggan sa piling ng po may kapal. At upang tayo maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po muna natin pagsisihan ang ating mga nagawang pagkukulang. Buong kapamabaang loob nating sambitin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming napapasubsob dahil sa aming kahinaan, ay makabangon nawa
at makapanindigan pakundangan sa pagpapakasakit ng iyong anak na kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang lingkod ko na aking itataas, na aking pinili at kinalulugdan. Ibubuhos ko sa kaniya ang aking espiritu, at sa mga bansa ay siya ang magpapairal ng katarungan. Mahinahon at banayad kung siya'y magsalita, ni hindi magtataas ng kanyang tinig. Ang marupok na tamboy hindi babaliin. Ilaw na aandap-andap, di niya papatayin. At ang katarungan ang paiiralin. Di siya mawawala ng pag-asa, ni masisiraan ng loob. Paghahariin niya ang katarungan sa daigdig. Ang mga bansa sa malayo ay buong pananabik na maghihintay sa kanyang mga tupa. Ang Diyos ang lumikha at nagladlad ng kalangitan. Lumikha ng lupa at nagbibigay buhay sa lahat ng bagay dito sa daigdig. At ngayon, ang Panginoong Diyos ay nagsabi sa kaniyang lingkod, "Akong Panginoon, tumawag sa iyo. Binigyan kita ng kapangyarihan upang pairalin ang katarungan sa daigdig. Sa pamamagitan mo, ay gagawa ako ng pakikipagtipan sa lahat ng tao at magdadala ng liwanag sa lahat ng bansa. Ikaw ang magpapadilat sa mga bulag at magpapalaya sa mga bilanggo ng kadiliman." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Tanglaw ko'y ang puon, aking kaligtasan. Kaya walang takot ako kanino man. Sa mga panganib, kanyang iingatan. Kaya naman ako'y walang agam-agam. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Kung ang aking buhay ay pagtatangkaan, niyong masasama sila'y mabubuwal. Panginooy, aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Kahit sa lakayin ako ng kaaway, magtitiwala rin ako sa may kapal. Panginooy, aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Ako'y nananalig na bago mamatay, masaksihan ko ang iyong kabutihan na iginagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos, tayo magtitiwala, ating patatatagin ang paniniwala, tayo ay umaasa sa kaniyang kalinga. Panginooy, aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan, ang lahat po ay magsitayo. Nagpupuri kami sa'yo, Marinamin, Yeso Kristo, ang pagdamay mo sa tao ay talagang patotoo na kami minamahal mo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Anim na araw bago magpaskwa, si Jesus ay dumating sa Betania, sa bayan ni Lazaro na kanyang muling binuhay. Ipinaghanda siya roon ng hapunan. Naglingkod si Martha at si Lazaro isa sa mga kasalo ni Jesus. Kumuha si Maria ng mamahaling pabango, isang libra ng dalisay na ardo, at ibinuhos sa mga paa ni Jesus. Pagkatapos, pinunasan ng kanyang buhok at humalimuyak sa buong bahay ang pabango. Si Judas Iscariote, ang alagad na magkakanulo kay Jesus, ay nagsabi, "Bakit hindi ipinagbili ang pabango at ibinigay sa mga dukha ang pinagbilhan?"
maaaring umabot sa 300 denaryo ang halaga niyan. Hindi dahil sa siya ay may malasakit sa mga duka, kaya niya sinabi iyon, kundi dahil sa siya ay magnanakaw. Siya ang nag-iingat ng kanilang salapi at kinukupit niya ito. Sumagot si Jesus, ano't siya ay ginugulo ninyo? Pabayaan ninyong ilaan niya ito para sa paglilibing sa akin. Habang panahoy kasama ninyo ang mga dukha, ngunit ako'y hindi ninyo kasama sa habang panahon. Nabalitaan ng maraming Hudiyo na si Jesus ay nasa Betania, kaya't pumaroon sila, hindi lamang dahil sa kanya, kundi para makita si Lazaro na kanyang muling binuhay. Kaya't binalak ng mga punong saserdote na ipapatay rin si Lazaro, sapagkat dahil sa kanya ay maraming Hudiyo ang humihiwalay na sa kanila at nananalig kay Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang hapon sa inyo mga minamahal ko mga kapatid. At maligayang pagdating po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. At ganoon din po ang aking pagbati sa aking kasamang pari na sa pagdiriwan ng Banal na Misa, Reverend Father Willie Escalante, SVD. Ganoon din sa kanyang mga kasama na pilgrim dito sa pambansang dambana. Mga minamahal, sa atin pong pagpasok sa mga mahal na araw, napakaganda sa ating mabuting balita. Dahil kung ating tutusin, sa pagpasok ng mga mahal na araw, ito ay kumbagay mga araw na kung saan bubuhayin o di kaya ay babagab, bubuhayin ang ating Panginoong Jesucristo o gigisingin niya yung mga natutulog nating konsensya. No? Mga minamahal kong mga kapatid, upang tayo bilang mga Kristiyano ay makagampan sa kung ano iyong dapat nating gawin na paglilingkod sa ating kapwa. At sa ating mabuting balita, dalawang karakter ang ginagamit ng ating Panginoong Jesucristo upang gisingin yung ating mga natutulog na konsensya sa kinakailangan nating mabuting dapat na ginagawa. Nauna na rito, mga minamahal kong mga kapatid, na si Maria, ang kapatid ni Lazaro. Hindi po si Mama Mary, ha? No, kapatid po ni Lazaro na patuloy na naglilingkod sa ating Panginoong Hesukristo. At yung pangalawa po, si Judas Iscariote na alagad ng ating Panginoong Hesukristo na ang description nga sa ating mabuting balitang napakinggan ay ang magkakanulong alagad. No? Mga minamahal kong mga kapatid, mag-focus po tayo sa karakter ni Maria na patuloy na naglilingkod sa ating Panginoong Hesukristo. At dito rin po tayo inaanyahan kung bakit ginigising ng Diyos yung ating konsensya para tayo ay patuloy ding maglingkod kagaya ni Maria sa Diyos. At una na po dito, mga minamahal kong mga kapatid, ay yung ginawa ni Maria na nagbuhos ng pabango sa paalnan ng ating Panginoong Hesukristo na sa tangin ni Judas Iscariote ay sayang. Parang isang pag-aaksaya. Nasabi pa nga niya dito ay bakit hindi pinagbili ang pabango at ibinigay sa mga dukha ang pinagbilhan nito? 300 denaryo ang halaga. Marahil niyan. No? Mga minamahal kong mga kapatid, minsan ganito rin yung pag-iisip natin. No? Na kumbaga, yung minsang itutulong natin marahil sa simbahan o sa institusyon na may kaugnay sa ating Panginoong Hesukristo ay parang sayang. Mas maigi pang itulong ng direkta sa mga may hirap. No? Hindi sa ganon, mga minamahal ko mga kapatid. Mary's gift to him is no offense to the poor. The first commandment is to love the Lord with all our soul, with all our mind, and with all our strength. Mary is a living witness of this first love,
an example of how we are to love. If we give ourselves totally to the Lord, then He can serve the poor through us. Ganito yung kumbaga naging action ni Maria. No, na sa pamagitan ng paglilingkod niya sa Diyos, sa ating Panginoong Jesucristo, pinaglilingkuran niya na rin ang mga mahihirap, no, sa pamagitan ng paglilingkod niya sa Diyos. Kaya nga sabi ng ating Panginoong Jesucristo, bakit niyo siyang ginugulo? Hayaan niyo na ilaan niyang pagkakataong ito para sa aking paglilibing. Kasi habang buhay, ninyong makakasama ang dukha. At habang buhay na, pwede nyo silang paglingkuran. No? Pero ako, hindi na. Tayo din, mga minamahal kong mga kapatid. Kung una tigit sa lahat, iibigin natin ang Diyos. No? Sa mga gawain ipinag-iimbita ng inang simbahan, makakatulong na rin po tayo sa mga dukha na minamahal din ng ating Panginoong Jesucristo. No? Dahil ito yung pangunahin ding gawain ng inang simbahan. At panawagan din naman ng Diyos yun sa inang simbahan. Kaya nga, mga minamahal ko mga kapatid, sana sa ganong aksyon ni Maria, magising yung ating mga natutulog at unti-unting nananamlay na konsensya na kumbagay hindi nakikita yung pangailangan ng ating kapwa. Pangalawa, mga minamahal ko mga kapatid, na kaisipan na ibinibigay sa atin ng ginawa ng ating ng karakter ni Maria para magising yung ating pananampalataya ay ito. Whenever anyone gives himself or herself to the Lord, whether in the sacrifices of love hidden in the heart or in service to a neighbor in need, the whole house of the world is filled with the fragrance of holiness. Na kapag ang isang tao gumagawa ng kabanalan, yung halimuyak ng kabanalang iyon, maamoy at kumbaga ay makikita ng lahat ng nakapaligid sa kanya. No, di ba ho, mayroon pa tayong kumbaga ay kasabihan, no, bilang mga Pilipino, ano, medyo negative ho yung itong kasabihang ito na kumbaga kapag ang isang tao ay may kabulukang ginagawa na patago, no, kahit ilang beses mong itago at itaguyaan, no, aalingasaw, no, maamoy pa rin. Ano? Kung ilalagay natin sa isang positibong tanaw, ganun din, mga minamahal kong mga kapatid. Yung mga gawain nating kabutihan, yung mga gawain nating kabanalan, kahit hindi natin ipakita at lantaran nating hindi ginagawa sa harap na maraming tao, no, maamoy at makikita at makikita yon, no, mararamdaman iyon ng ating kapwa. Kaya nga, mga minamahal ko mga kapatid, no, yung mga dakilang bagay, ginagawa rin ng palihim. No? Great deeds are done in secrets. Tignan niyo rin po yung ginawa ng ating Panginoong Jesucristo na pagliligtas. Itinago niya sa pamagitan ng pagpapasan niya ng krus o pagpapako niya ng kanyang sarili sa krus. Kaya tayo din, mga minamahal kong mga kapatid, sa putong ito na tayo nasa mga mahal na araw, hayaan natin na sa tulong ng, at biyaya ng ating Panginoong Jesucristo at ganyan din sa tulong ng panalangin ng ating mahal na ina at ganyan din ng ating Santo Patron, Padre Pio, no, nawa magising ng biyaya ng Diyos yung ating mga natutulog na konsensya upang tayo ay makagawa ng naayon sa kalooban ng ating Panginoong Jesucristo. Pagpalain nawa tayo ng pong may kapal ngayon at kailanman. Amen. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Untung mo
hulugod na kong labis imasukat ang dalakot at at laging inibigin sa iyo ama aming handog ang pinapayatala na ito sama umiinig ng patawad mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kaparehan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayaniyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang ginaganap naming paghahain na iyong inilaan upang patawad mo'y maibigay sa amin. At pamungahin mo sa amin ang buhay na walang maliw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Nababanaagan na namin ang pagdiriwang sa kanyang pagpapakasakit at pagkabuhay. Malulupig na ang dating pagsuway sa pag-ako sa kanyang kusang loob na katapatan at magaganap na ang pag-alaala sa aming pag-anib sa iyong tinubos na angkan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Manalang iyong pangalan, manalang iyong kaharian. Nang itupay ng hukugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparitong anak na siyang nagmulat sa bulan. Sa bilay ng malakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, inayabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin."
Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak na buhay bilang Mesiyas at magbabalik sa para ngayon sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinihalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindagapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig, ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng buong lakas loob. Ama namin, suma sa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mga sa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Salamat ng masama. Hiniling namin kamayadya sa lahat ng masama
pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at aliw sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Yesu Kristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon, naway laging sumayin niyo. At sumayin niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan, ipagalumos sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagpapala, sino
kayong inayayahan niyang makapisan pagtubo sa mundong kapalit kanyang kamatayan. Ang isa sa gawang sekulyasyon ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Kayo'y taong makasalanan, inangko sa kanyang pangalan. Kayo'y taong makasalanan, inangko sa kanyang pangalan. Inampun sa kanyang pangalan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, dalawin mo ang iyong sambayanan at tunghayan mo ang aming kaloobang nakalaan upang ang mga misteryo ng hapis at tuwalhati ay ipagdiwang. Ang tinanggap naming kagalingan sa banal na paikinabang na pinagsaluhan namin mula sa iyong mapagpalang kamay ay pamalagiin mo sa amin pakundangan sa iyong patnubay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio tayo pong lahat. Padre Pio, tagap Titelsina, mongheng banal, pintakasin santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangailangan, huwaran ng pagtitiis, sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay, lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay, sa mabuting balita ng pagligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya, amin pong pakiusap, itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kung inyo pong mapapansin ay sira na at kailangan nang ipagawa ang extension area sa pagitan ng Main Church at Divine Mercy Sanctuary. Muli po kaming nananawagan sa mga may mabuting puso na nagnanais maging bahagi ng pagawaan ito. Mangyaring makipugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisan para sa inyong mga tulong at donasyon. Ibibigay alam po na magiging one-way ang daan
mula sa highway papasok dito sa pambansang Dambana, mula Huwebes Santo hanggang Linggo ng muling pagkabuhay. Maraming salamat po sa inyong pangunawa. Ikalima, bahagi ng mga gawain natin ngayong mahal na araw, tayo po ay mayroong pagpapakumbisal mula Lunes Santo hanggang Biyernes Santo. Ito ay sa ikalawalo ng umaga hanggang ikalabindalo ng tanghali at sa ikaisa hanggang ikalima ng hapon sa Chapel of Reconciliation. Wala pong pagpapakumbisal ng Biyernes Santo ng hapon. Gayun din naman, ngayong Miyerkules Santo ay magsasagawa tayo ng pagdarasal ng Istasyon ng Krus sa ganap na ikalima ng umaga mula sa Barangay San Isidro Sul. Available po ang mga aklat dasalan sa ating mga stores. Kayo pong lahat ay inaanyayahang makiisa. Ika-anim, mga kapiyo, bahagi ng pagdiriwang ng kaarawan ni Padre Pio ngayong 25 ng Mayo, tayo ay magkakaroon ng car raffle dito sa pambansang Dambana. Ito ay fundraising program upang matulungan ng ating mga eskolar ni Pio. Maaari kayong makabili ng ticket sa pamisahan, sa HR's office o sa mga naka-station sa paligid ng simbahan sa halagang 500 piso lamang. Panoorin po natin ito. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mamakapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa tayumtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalang ito. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa panalangin, mga rosaryo, imahen at dasalan na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abagay noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod ka ang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ay iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at nung kami mamatay. Amen. Abagay noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod ka ang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at nung kami mamatay. Amen. Abagay noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod ka ang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ay iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at nung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong paikisa sa banal na pagdiriwa ng misa at gayon din ang aming pasalamat sa ating kapatid na pari na kasama natin sa banal na pagdiriwang Reverend Father Willie Escalante. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.
Inside.